Hola mga sis, I'm back. Alam ko naman na na-miss nyo ko. Ilang araw din kasi akong hindi nakapag-upload. Busy na naman ang lola nyo. Siyempre, asahan nyo na itong video ko na to ay late upload na naman. Ito nga pala yung full vlog ng in-upload kong reels nung nakaraan. Pinakita ko dun kung paano ko i-prepare itong mga durala. Nilagyan ko siya ng kamatis at sibuyas sa loob. At siyempre, pampalasa na rin ang ating paminta at saka asin. Sa mga oras na yan, pre-prepare ko na yung aking steamer. Siyempre, ang una natin gagawin, lalagyan natin siya ng tubig. Gamit na gamit ko talaga itong steamer ko na to. Kung gusto nyo ng ganito, sa Amazon ko nga pala to nabili. Tatlong layer nga pala to, pero dalawang layer lang ang gagamitin natin kasi tatlo lang yung durada natin. Ay naku, sinasabi ko sa inyo talaga mga sis. Mapapadami ka talaga ng kain dito. Kaya kung ako sa inyo, i-try nyo na to. Itong steamer, mayroon din pala siyang kasamang lagayan ng rice. Ayun siya yung kulay white na pinakita ko sa inyo. Hindi ko na to papatagalin pa. Umpisa na nating lutuin. Isiset lang natin siya ng 20 minutes. O diba, ang cute ng steamer ko. May tunog pa yan. Wait lang, ipaparinig ko sa inyo ha. Wow! Babaliktarin ko siya mga sis. Ayan, para maluto siya back to back. Ayan. Sobrang sarap nito. Gawin nyo din to healthy na. Hindi na mamantika. Masarap po. Parang ano lang. Ayan. And iset natin siya ng another 20 minutes. Habang hinihintay kong maluto yung durada natin, gagawin ko naman yung para sa lumpiang Shanghai. Nilagyan ko na pala ng sibuyas at bawang yung giniling na pork. And then namikos-mikos ko na rin siya. Next naman, lalagyan ko naman siya ng isang egg. Kalahating kilong pork giniling lang pala to. Kaya sakto lang ang isang egg. Nilagyan ko din pala siya ng konting oil para hindi siya dry. Nilagyan ko na din pala siya ng asin kanina. Next naman, mikos-mikos na. Uy, teka lang girl, naghugas ka na ba? Baka hindi pa ah. Uy, grabe ka naman sa akin. Naghugas ako, no? Ito palang lumpiang Shanghai na ginagawa ko ay para kay papasok sa? Na naman kasi ako sa trabaho bukas. Wala na naman ako dito ng 5 days. Para naman kahit papano, kahit wala ako, may pagkain siya, diba? Tapos ko na pala siyang imekos-mekos. I-set aside muna natin siya. Kasi kulang pa din ang ingredients niyan. Wala pa akong carrots na nilalagay dyan. Mamaya ko na lang itutuluyan mga sis. Kasi luto na ang aking steamed dorada. Hindi pa din kasi kami nagla-lunch. Kaya kakain muna kami bago ko ituloy yung lumpiang Shanghai. Dahil luto na sila, ilalagay ko na sila sa pinggan. Super excited na talaga akong kumain ng mga oras na yan. Kayo dyan, anong mga ulam nyo ngayon? Alam ko masasarap din ang mga ulam nyo ngayon, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Kuha na rin kayo ng kanin at ulam nyo, sabayan nyo kaming kumain. Kain po tayo, mga sis! Meron pala akong ginawang sausawan, kamatis at saka sibuyas na may bagoong. Kaysak naman, kamatis at saka sibuyas lang kasi ayaw niya ng bagoong. Ito na nga pala yung naging itsura ng ating steamed dorada. So ano pang hinihintay nyo mga sis? Kain na tayo, sabayan nyo kami. Nanonood pala kami ng Family Feud America habang kumakain. Para kasing tapos na namin mapanood lahat yung Family Feud Philippines. Pagkatapos nga namin kumain, itinuloy ko naman ang paggawa sa lumpiang Shanghai. Sabi ko nga kanina, kulang pa yung ingredients natin ng carrots. Kaya gagawin ko muna tong carrots and then saka natin siya babalutin. Ay wait pala, hindi agad babalutin. Siyempre, ilalagay muna natin tong carrots pag nahiwa na natin and then imekos-mekos at saka babalutin siyempre. Nahirapan pa nga ako sa paghiwa ng carrots kasi gumagalaw yung mesa namin. Pati yung cellphone ko na pinagbibideo, gumagalaw din. Kaya inapakan ko yung stand niya sa baba para hindi gumalaw. Kahit dalawa na kami ni Ate Lori na umapak sa baba, gumagalaw pa rin talaga siya. Wala na akong magagawa dyan. Ilang segundo lang naman sasakit ang mga mata nyo dahil sa paggalaw na yan, mga sis. Kaya okay lang yan. Pagbigyan nyo maya-maya lamang, hindi na rin ako nakatiis at pinahawak ko na kaysak yung camera. Wala naman siyang magagawa kundi sumunod. Nagjawa siya ng vlogger eh, diba? Charot! Ayan pa naman, hindi siya nagkukusang i-video ako. Kailangan sasabihin pa, tapos pag inutusan mo pa, nakasimangot.
Naisama ko na pala yung hiniwa kong carrots kanina. Sunod naman ay lulutuin ko muna siya bago ko siya ibabalot sa wrapper. Dati pag gumagawa ko ng lumpiang Shanghai, hindi ko na siya niluluto, diretso binabalot ko na siya. Pero ngayon, nakasanayan ko nang iluto na lang siya bago ibalot. Para kasing minsan may hindi naluluto sa loob. Kapag binalot mo siya sa wrapper na hindi mo muna niluluto. Kayo ba mga sis, paano kayo magluto ng lumpiang Shanghai? Baka naman pwede niyong i-comment dyan sa baba para naman malaman ko na nanonood kayo ng mga videos ko. Pinalamig ko muna pala siya ng mga ilang minuto bago ko balutin. Nagkamali nga pala ako ng biniling wrapper. Maliliit yung binili ko. Ayan tuloy, hirap na hirap akong magbalut. Kaya sige girl, ginusto mo yan diba? Panindigan mo. Bakit kasi yan ang binili mo? Kaya sobrang liliit tuloy yung kinalabasan ng lumpiang Shanghai ko. Parang isang lunok lang. Change topic muna tayo mga sis bago ako magpaalam sa inyo. Hindi nga pala ako natuloy mag-resign sa amo ko. Actually, nag-resign talaga ako pero hindi lang natuloy. Pero saka ko na ikukwento sa inyo sa mga susunod na vlog ko. Gagawan ko siya ng separate na vlog para mas maintindihan nyo at maikwento ko ng mas maayos pa. Kasi kulang na ako sa time ngayon mga sis. Medyo inaantok na din kasi ako ngayon habang nag-e-edit. 11:30 na kasi ng gabi ngayon dito sa Spain. Ito na nga pala yung finished product. Medyo madami na din pala so, siya. So paano ba yun mga sis? Adios na! Salamat ulit sa panonood. No, oh. Please follow po my page para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. I love you all.